Kung sino nga ba ang lalaking ito at bakit siya humantong sa ganitong kalagayan? Nahanap namin sa barangay Tuminobo, Iligan City, ang lalaking nasa larawan. Siya ang 74 anyos na si Rodolfo Carmelotes. Walang asawa, wala ring mga anak. Nang makausap namin si Mang Rodolfo, hindi na siya halos makapagsalita. Ay, ano po yung buong pangalan ninyo? Rodolfo Carmelotes. Kwento ng kanyang pamangkin na si Queen, hindi raw ganito si Mang Rodolfo noon. Ibang-iba rin ang ugali ng kanyang tiyuhin nung ito ay malakas at bata pa. Malakas pa yung katawan niya. Dati pupunta siya doon sa syudad, mahilig siyang mag-inom. Uwi siya sa kanyang kapatid, wala na siyang mahiligay, lasing. Nagtatrabaho sa pier noon si Rodolfo. Malakas din kumita noong hindi pa siya nagkakasakit. Sarili lang daw nito ang kanyang iniintindi. At halos hindi malapitan o mahingan ng tulong ng kanyang mga kamag-anak. Lagi pa raw itong lango sa alak hanggang sa napabayaan ng sarili pati na rin ang kanyang trabaho. Pakialam mo pera ko to. Mas ka nga dyan. Nawal ka kasi kanina sir, pero wala tayong magawa. Ganyan siya eh. Ang akala ng lahat, pinabayaan na si Mang Rodolfo. Pero ang totoo, sa kabila ng hirap na pinagdaanan ng kanyang mga kapamilya, ay tinulungan pa rin siya. Lalo na ng bunsong kapatid na si Samuel. Si Samuel ang nagpapakain. Katulong nito ang kanyang asawa. Sila na rin ang nagpapaligo at nagbibihis sa matanda. Naawa ko sa kanya. Siguro pinakita ng Diyos sa kanya yung dating ginagawa niya. Nagising siya sa katotohanan, yung mga taong nagmahal sa kanya, nagmalasakit, binaliwala lang yan noon. Kasi layasan siya eh. Maabot sa tabakan, puntahan ko naman, kukunin ko naman. Kasi kasaway, babaho kasi ito eh. Kasi tinumahiya ako. Hanggang sa napilitan silang paggawa ng maliit na tirahan si Mang Rodolfo sa may tabing kalye. Ilang metro lang ang layo mula sa bahay ni Samuel. Dahil na rin sa reklamo ng kanyang mga kapitbahay. Doon sa amin, Timira, nagre-reklamo yung mga bahay namin. Kaya nilipat ko siya doon. Ihatid mo lang namin pagkain sa kanya. Walang magawa ang kapatid na si Samuel. Kaya kahit masakit sa kanya, ay tiniis niyang doon nakatira ang kanyang kuya. Hanggang sa nakuna na nga ng picture si Mang Rodolfo na ipost sa Facebook. Dumami ang nag-share sa picture na ito. Kaya naman bumuhos ang tulong sa kanya. Isa sa mga tumulong ay ang grupo ng Maria Cristina Eagles, isang NGO na nakabase sa Iligan. Nakita ko lang sa Facebook yung status niya. Yung nakahiga siya sa bangkito na yan. Hindi naman matatawag na bahay yan eh. Sabi ko dun sa club secretary ko, sabi ko puntahan natin. Pinagawan din nila ng bahay si Mang Rodolfo sa likod na ng bahay ni Samuel. May maayos na bubong, pader na gawa sa kahoy, bintana at hindi na kailangang mamaluktot tulad ng dati. Dahil may maayos na papag na mahihigaan. Dito, may nagpuyo, may gugmaon sa pagigait. Sa paglipat dito ni Mang Rodolfo, naghanda na rin ng kaunting salo-salo. Isang selebrasyon para sa matanda nang maramdaman naman niya na hindi na siya nag-iisa. Mandato po kami na kung sino yung nangangailangan, yun ang tulungan. So ngayon, sa nakita namin kitatay, kailangan tulungan. Kaya di kami nagatubili na pumunta rito. Sana tumaas pa yung buhay niya. Mabigyan pa siya ng mataas na buhay. Sana makita ito ng mga ibang grupo na sana matulungan pa. Baka sa mukha ni Lolo Rodolfo ang saya. Hindi man siya makapagsalita. Marahil, malaki ang kanyang panghihinayang sa mga oras na pinabayaan niya ang kanyang sarili. Kaya nauwi sa malungkot na sitwasyon. At mula rito,
nagbukas naman sa kanyang isip na bukod sa tunay na pamilya, ay may mga taong handang dumamay at magparamdam ng kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya.